Ito po yung bahay ni Doña Prudencia na minana niya sa kanyang tatay at nanay. Ang tatay niya ay si Benedicto at ang nanay niya ay si Roberta. Siya yung kaisa-isa sa pamilya na soltera kung tawagin o hindi nagkaasawa. Ikinukonek ng mga tao kung bakit hindi raw siya nagkaasawa o naging soltera ay dahil doon sa kanyang kakambal na ahas. Ito yung pinaniniwala ang alamat ni Doña Prudencia o yung tinatawag na urban legend. Pinanganak daw siya na may kakambal na ahas. Ang bahay nila ay pinasinasabi na almost 170 years old na. Tara, puntahan natin. Sige po. Natin. Kuya, pabukas. So, eto sir, kailan po siya ni-restore itong bahay na ito? Ni-restore siya noong 2019. Bago lang. Tapos, tinurn over sa amin ang National Historical Commission noong 2020, March. Ang hagda ng bahay ay may original na disenyo pa rin po. Okay. Yung mga kulay white na makikita natin dito sa hagdan ay mga dinurog na marmol. Dinurog na marmol? Ito po. Dinurog na marmol. Ito mga to. Ito naman pong tiles na nakalagay sa tabihan ay original din po na Machoca tiles. Machoca tiles. Ito po yung kinuna ng disenyo para makapagpagawa ng bagong tiles na ito na ginamit po sa silong. So medyo maalikabok lang. Maalikabok kasi po ay dikit kami sa National Highway. Opo. Ginagamit namin ang bahay na ito or museo na ito para maipakita sa mga bata yung itsura ng bahay na bato noong unang panahon. Kasi hindi katulad ngayon, pagpasok mo sa main door, kita na yung kaluluwa ng bahay. Oo nga. Ito ay merong bahagi ng antesala, sala, kwarto, komidor at kusina. Ito po yung kanilang antesala, ito po antesala. Yung kanilang salas. Ito po si Doña Prudencia. Ito si Doña Prudencia. Ang nagmana ng bahay. Kapatid ni Doña Prudencia si Marcelino. Ito si Marcelino. Marcelino Pule. Marcelino Pule. Anak po ni Marcelino Pule, si Eusebia Pule at Jose Pule. Ayun, ito si Eusebia Pule. Yan po si Eusebia. Asawa ni Don Potenciano Malbar na may-ari ng White House sa bayan. Oo, yes po. Opo. Sa isang aklat na sinulat ni Juan Hernandez, page 91, last paragraph, sinabi niya doon na ang mag-asawang Eusebia at Dr. Potenciano Malbar ay siya yung kauna-unahang taga San Pablo na nakapag around the world. Tapos ito si Jose Pule, kapatid ni Eusebia. Ito si Jose Pule. Opo. So Jose. Yung siya po ba yung may bahay sa Alaminos? Opo. Sir na, no? Siya rin yung nagtayo ng Marcelino Pule Memorial. Tsaka sir, maganda na preserve yung bahay. Opo, opo. Restore. Ang problema lang talaga namin dito kung bakit hindi namin mabuksan yung bintana ay yung alikabok yes. Galing sa National Highway. Oo, totoo po. Ito po yung kanilang kwarto. Dito natutulog yung mga babae na anak ni... Separate, no? Opo, nakaseparate. Sabi nung iba, bakit ang laki-laki raw ng bahay, pero iisa yung kwarto. Kasi ang babae lang ang natutulog sa kwarto noon. Ang mga lalaki naglalatag ng banig sa salas. Totoo po. Tapos, yan. Hindi na ito kilala ng mga bata ngayon. Kasi pagbangon nila sa umaga, titiklupin yung kumot, ipapata sa headboard. Oo nga, oo. Ngayon, dati, meron silang almaryo. Almaryo, yes. Dito ipinapatas yung kumot, unan, na ginamit. Tapos, wala na rin sila nakikita ngayong baul. Oo, baul. Ng mga bata. Pero noon, ang gamit nila is baul. Lagayan ng mga gamit nila. Tapos, plastic na arinola ang nakagisna ng mga bata ngayon. Pero noon, meron silang
latrina na gawa sa porcelana. Porcelana, yes porcelana po. Porcelana po. Oo. Oh. Tapos dahil nga kwarto ng mga babae, meron silang china dresser. Ayan ba yung mga tokador na tinatawag, hindi sa? Ang alam kong tokador, ito yung mga cabinet. Ayan yung mga tokador. Oo. Opo. Ito yung mga lalagyan ng mga pangkolorete, may upuan sa harap yan dahil diyan nag-aayos bago umalis. Oo. And then may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon ng pamilya at nakapagpaaral din naman sila sa Maynila. Kaya meron silang iskritoryo o yung study table. Yan po yun. Tapos, minarapat po na hindi na ibalik yung dingding para pag-ikot ng mga bisita, eh mas madali na po. Tama po. Mas madali na po yung pagpasok. And then, punta tayo doon sa kanilang komidor. Ito naman yung komidor. Ito po yung kanilang komidor. So, komidor is kainan? Kainan po. Nandito yung kanilang family. Ayun, yung dining table. Ang sabi po, napalitan daw po ito kasi mas mahaba at mas malaki yung dining table ng pamilya. Kasi nga, walang naiwang habili, namatay si Doña Prudencia sa bahay ni Eusebia Pule at Apotensiano Malbar. Parang napalitan daw ito, sabi nung iba. May nang hiram na hindi na napabalik. Nung magbalik, iba na. Iba na. Ininalik. Meron din daw po si, ito yung ano, lover's chair. Oh, lover's chair. Dalawa, yung ano, mag-asawa lang, o kaya ay kakasalin. Pero yung mga binata at dalaga na wala pa sa panahon daw po na mag-asawa, pinagbabawalan nila. Na magkatabi. Na magkatabi dyan. Tapos, noon man, talagang yung paghuhugas ng kamay before na kumain ay talagang pinapractice. Ito po yung kanilang hugasan ng kamay, dito nagmumula yung tubig. After daw po na makapaghugas ng kamay, ipapasok na ito sa kusina at dito naman ilalagay yung pagkain ihahain. Bulaklak na, mabulaklak na salita, pero parang hindi naman totoo lahat. Kasi may figure of speech na tinatawag na sa Tagalog na tayo-tay din, na ipinanganak na may gintong kutsara. Wow. Meron talaga pala yung mga mayayaman. Ginto hindi talaga man yun, siya pure na ginto, pero tubog. At tubog ang meron siya lang talaga ng ginitong klase ng kutsara, yung may kaya sa buhay. Mga prominenteng tao. Prominenteng tao. Then yung kanilang ano, cabinet di Platera. O, Platera, yes. Opo. Ang laki pala ng bahay. Malaki po. Pag nasa labas, akala parang maliit lang. So, meron pa pala rito. Yes, sir. And then, meron silang lalagyan ng natirang pagkain, paminggalan. And diyan then po meron, nilalagay. Opo. Sa umaga, may kakaayong tableya galing sa kakao. Dito nila tinutunaw, ang tawag, gamit yung batirol. O, batirol, yes. Opo, dito po nila tinitipla yung kanilang pinaka-tsokolate. And then, ang kwento ni Lola Ising, isa po sa mga matatanda sa barangay na nung isang taon lang namatay, na almost 98 years old siya. Wow. Kapag daw po nalinis na ang buong bahay at ayaw ng padaanan dahil mamarka daw po yung paa. Nagbabakat. Nagbabakat sa bagong polish sa sahig. Bagong polish sa sahig. Dito na lang daw po sila kumakain gamit yung paminggalan. Anong tawag yan, sir? Sorry. Dulang. Ito po ang paminggalan. Ito po yung dulang. Dulang. Cross-seating daw po sila dyan pag kumakain. Ito paminggalan. Paminggalan. Lalagyan po ng mga tirang pagkain. And then ito yung dulang. Dulang. Naka-cross-seating daw po sila dyan. Ano yun, sir? Tagalog word ba yung dulang? Ang alam ko po. Ang alam niyo po. Okay. Sa mga kanta ng mga tulad nila Florante, parang naririnig ko. Florante Laurel. Okay. Ito yung kanilang banggirahan. Opo. Mga gawa sa tanso, tapos yung kanilang mga banga. Ang tawag daw po nila dito is kamaw. Kamaw. Lalagyan daw po ng asin or yung adobo sa puti na lubog sa mantika. Yun ang sabi nila. Kami naman dati, lagayan namin ng ano yan, bagong isda. Yes, sir. Oh, di ba, sir? Ano? Opo.
Nung elementary kami, sir, sa public school din kasi ako nag-aral, opo, mayroong ginito sa aming room. Na tuwing Monday, lalagyan namin ng tubig. Tapos every Friday yung ginitong araw, yung bago umuwi, tatanggalin ang laman kasi baka mapasok ng lamok. Kinalunisan, may kitikiti yung tubig na makukuha. Kaya dapat palit opo, na agad o tanggalin papalitan na. Papalitan po. Pero bilib ako dito kasi walang yelo, pag yung tubig na ininom mo dyan, malamig. Tapos, ang dulo po ng bahay. So, eto naman. Eto, sir, original talaga na nandyan yung opo, ano na yan. Original po siya. Ang dulo po niya ay comfort room. Ang tawag nila ay casillas. O, casillas. Wala pa dito opo, sa loob ng bahay, wala sir. Wala pa ano? Po sa loob ng bahay. Pero kung mapapansin nyo, merong nakalagay siya. Ang sabi ng naggawa, mga year 1930s or 40s nung gawin siya. Kasi ay dagdag lang daw po sa istruktura. Oh, dagdag na, oo. Opo. Ang sabi, doon daw po sa dulo niya nakalagay yung casillas. Oo, siyempre wala pa tong eskwelahan. Wala para, pa po yung eskwelahan. Tapos yung pong casillas na yun, wala daw balon. Tapos walang balon, pag patak daw nung dumi, nagtatakbuhan daw yung mga baboy na Tagalog at inuumbang. Ayun daw baboy na yon ang papatayin pag Pasko or Piesta. Oh. Ganun ang kwento sa amin. So ibig sabihin, sir, kaya may ganito kasi yung casillas. Opo, daanan, papunta sa casillas. Papunta sa casillas. Yes, sir. Okay. Sabi naman nung isang dumalaw dito na taga UST, nagkaroon daw ng pandemya or cholera nung time na yon. Nung magkaroon ng cholera, the best thing is ilayo ang CR sa kabahayan. Mm. Kasi ang cholera ay sakit sa tiyan. Sa tiyan, oo, yes, totoo. Kaya po, para makaiwas daw po doon sa ganong klase ng sakit. Isa sa pinakikita namin sa mga bata dito, yung haligi or poste ng bahay. Oo nga. Yung itaas na yon at ibaba ay magkapantay po. Oo. Ang tawag sa karpintero o ng mga karpintero, tama sa hulog. Kahit yan ay patabi-tabingi na gano'n. Anong tawag, sir? Yung itaas at ibaba ay pantay. Ang tawag ng karpintero, tama sa hulog. Tama sa hulog. Oo. Kasi meron silang gamit para tingnan kung tuwid, ang tawag doon hulog. Hulog. Oh, okay po. Opo. And then, nung ito po ay i-restore, nilagyan nila ng biga na bakal para tumagal pa yung building ng matagal. So, ito diligtong na to, sir, ano, opo, para mas... Inad na po siya. Inad na lang. Kung babalikan po natin ang kumidor, yung pong ano, painting sa dingding at saka nga, sa ceiling, original po siya. Oh, wow. May ilang parte lang po na nasira siya dahil nga sa katagalan ng panahon. Oo. Ang nangyari is, na ibalik noong ating ano kon gumawa yung nag-restore yung disenyo. Galing. Buti hindi. Ang kontratista po talagang matanggal. Ang kanyang porte ay mag-restore ng ganitong klase ng bahay. Ah, talaga opo, po. Opo. Oh, wow. Nice. Kaya maayos. So yung silong wala na yun, sir, no? Sa silong lang naman talaga ang nung araw. Ang silong po nung una ay tambaka ng mga agricultural palay. Harvest tulad ng palay. Oo. Tapos yung kabilang silong parang doon tumatambay kapag mainit yung maghapon. Tapos doon parang nagkakahig ng manok dahil may dalawang kapi ang silya na mahaba. And then yung palibot nito ay taniman daw. Noon po. Yung elementary school na ngayon ay... Alin po dyan, sir? Yung elementary school. Ay, yung nasa kabila. Opo. Ay lupa rin ni Doña Prudencia. Ah. Kaya halos parehas yung pangalan ng school. Prudencia de Pule Memorial Elementary School. Ang amin naman po ay Prudencia de Pule Memorial National High School. Kasi kanya rin lupa yon. Oo. At noong panahon na hindi pa raw yan school, taniman po ito ng palay. At yung tinatawag na palay katihan. Yung panahon na rainy season lang yung pagtatanim nila. Pag wala ng ulan, tigil na yung pagtatanim ng palay. Iba namang crops yung kinukuha nila. Tapos dito nila ipinapasok yung palay. Dito sa loob, dyan sa baba, no? Sa baba po. Ngayon, yung silong na tinatawag na natin ngayon or bodega nila noong una,
audiovisual room, conference room, oo, multipurpose room na po ng paaralan para oo, mas magamit namin ng mas maayos. Oo, nice. Opo. Ang galing. Sir, familiar ka ba sa anong mostly na yari sa kahoy itong mga to? Anong mga kahoy ito? Sir? Lahat, yakal? Po ng, lahat po ng kahoy na makikita natin sa bahay, lahat po ay hardwood. Oo, hardwood. Yakal, mulabe, tangili, nara. Oo, nandito na lahat, nandito no? Po. Pero ito sir, part na to walang painting, no? Doon lang sa may opo, dining opo. Area ang meron. Opo. Ito talaga, ganyan lang talaga white siya. White lang po white siya lang talaga. Po. Oh, opo. Okay. Tapos yung kanyang balustre sa bintana, balustre. Ay simpleng-simple ang disenyo. Oo nga, no? Simpleng-simple balustre po ang disenyo. Balustre is yung mismo parang ganon, no? Opo. Hindi katulad noong ibang bintana na very intricate yung kanilang disenyo. Yung disenyo, oo. Ang ito sabi simple. Noong gumawa o nag-restore, depende raw po yun sa katangian ng taong nakatira. Ah, ganun po ba yun, sir? Kung mahilig daw siya sa mga kung ano-anong palamuti o disenyo, oo, makikita rin daw yun sa bahay. Pero yung kasimplihan ng tao, makikita mo rin daw doon sa kanyang tinitirhan. Oh. Yun, maraming maraming salamat po, sir. Oh, may klase pa si may... sir. Nagsaglit lang siya sa atin para mabigyan tayo ng history. Sir, ano palang uli name ninyo, sir? Francis Donglay po. Maraming maraming salamat po, ah. Thank you po. Sana ay mas maraming makapanood, maka-appreciate at madalaw ang bahay ni Doña Prudencia. Sa kabila ng sarado ang kanyang mga bintana sa tabing karsada, ito po ay bukas araw-araw para sa lahat po ng gustong bumisita. Ay, walang araw na sarado. Open talaga siya. Nagiging sarado lang siya pag araw ng sa Linggo. Okay, Linggo. Pero yung Sabado, kung magpapabook o magsasabi po kayo, pupuntahan po namin kayo para maipasya kayo sa bahay nito. So, paano po kayo makukontak, sir? May Facebook page naman ito, may no? May Facebook page naman po ang Prudencia Puli Mansion. Ito po ay nakasama sa Prudencia Puli Memorial National High School at sa local government po ng San Pablo. Ayun, maraming maraming salamat po, sir. Salamat din po. Thank you po. So, another ancestral house na naman ang nabisita natin ngayong araw ng Friday, mga Kechubero. Ayan. So, unang-una sa lahat ay gusto ko munang magpasalamat kay Doktora Jen Fule. Ayan, maraming maraming salamat po kasi kayo po yung nag-invite sa akin, sa amin, na mabisita itong bahay ni Prudencia de Fule, ang inyong lola. Ayan, Doktora Jen, maraming maraming salamat po uli, ah. Ayan. So, palabas na tayo dito, mga Kechubero. So, dun sa mga gustong bumisita dito sa bahay na ito, so, open sila from Monday to Saturday. So, message nyo lang sila sa kanilang Facebook page para kung gusto nyong magpa-book. Ano? And so, nandito tayo mismo sa Silong. Yun, sira-sira na. Ayan o, sira-sira na siya. So, andito naman yung ano, ito yung original na itsura niya noong hindi pa nare-restore, ayan. The Philippine Heritage Society gives the Heritage Preservation through the new Ninja Citation Award to Mr. Fernando Fuertes, also known